Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay Peppermint. Enjoy watching! Ang pelikula ay nagsisimula sa isang labanan sa loob ng isang kotse kung saan si Riley North ay nakikipaglaban sa isang gangster na sinaksak ang kanyang binti gamit ang kutsilyo. Siya ay may hawak na baril at itinutok niya ito sa kanyang kalaban. Tinanong ni Riley kung naaalala siya ng gangster, ngunit imbis na ito ay sumagot, sinabihan pa niya ito ng masasamang salita kaya tuluyan niyang pinasabog ang bungo nito. Hindi mo ako naaalala, no? Hayop ka! Hayop ka! Pagkatapos, bumalik siya sa lugar kung saan nakatira ang mga homeless at mga patapon na tao sa lipunan. Pumasok siya sa kanyang van na ginawa niyang hideout, kung saan niya madalas ginagamot ang kanyang mga sugat at ginagawa ang kanyang mga plano. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, natagpuan niya ang isang kahon ng Girl Scout cookies na naitago niya 5 taon na ang nakakalipas. Bumalik ang eksena sa 5 taon na ang nakakalipas, pinapakita si Riley kasama ang kanyang anak na si Carly, matapos makipagtalo kay Peg, isang nanay ng isang Girl Scout at nagrereklamo ito na sila ay nagbebenta sa kanilang lugar. Magpapasa ako ng isang formal complaint sa susunod na Den Mothers meeting natin. Okay lang ko sa kamasaya. Maya-maya, nagpunta sila upang bisitahin ang asawa ni Riley na si Chris, na hindi alam ni Riley ay may pinaplanong ilegal na gawain kasama si Mickey. Sigurado ka talaga? Huwag mo ko ilagay sa sitwasyon na anak din ako, pare. 10 minuto lang, mababagong buhay natin. Ng mga anak natin. Pagkatapos, nagtrabaho si Riley sa kanyang pinagtatrabahuhang bangko kung saan sinabihan siya na siya ang in charge para magsara nito. Wala siyang pagpipilian kahit nakaarawan ito ng kanyang anak na si Carly. Sa gabi, umuwi siya ng bahay at natagpuan niyang malungkot ang kanyang mag-ama dahil walang dumating na bisita. Salamat sa masungit na nanay na nakaaway niya sa Girl Scout event dahil inimbitahan niya lahat ng iba pang mga bata para sa isang Christmas party. At nagpadala pa ito ng isang voicemail na parang nanunukso pa. Sabi ko sa inyo dapat sinapak niyo na sa mukha. Nagpa siya si Riley na huwag hayaang malungkot si Carly, kaya't iminungkahi niyang pumunta sila sa Christmas Carnival. Habang papalabas, tinawagan ni Chris si Mickey upang ipaalam na umaatres siya sa kanilang planong pagnakawan ang kanilang boss. Mickey, hi, si Cristo. Out na ako. Ayaw akong sumugal. Talo tayo sa ganun. Ngunit hindi niya alam na ang kanilang pamilya ay kasalukuyang binabantayan ng isang grupo ng gang, at ngayon ang mga ito ay tumawag sa kanilang amo, ang leader ng cartel na si Diego Garcia. Nasa kalagitnahan ng pagpapahirap si Garcia kay Mickey, nanabis daw sa kanyang planong pagnanakaw kay Garcia kasama si Chris. Bago ibaba ang telepono, inutusan ni Garcia ang kanyang tao na sundan si Chris bago niya pinugutan ng ulo si Mickey. Ang pamilya North ay masayang nag-celebrate ng kaarawan ni Carly sa carnival at bago sila umuwi nagpa siya silang kumain ng ice cream, kung saan nag-request si Carly ng peppermint flavor. Teka, kuha ko nabi. Okay! Habang naglalakad sina Chris at Carly pabalik sa kanilang kotse, 3 miyembro ng gang ni Garcia ang sakay ng isang kotse ang dumaan sa tapat nila at walang tigil silang pinaputukan. Natamaan din si Riley ngunit buong lakas siyang bumangon upang puntahan ang kanyang asawa at anak. Nagising si Riley sa ospital at nakilala si Detective Stan Carmichael na nagsabi sa kanya na nahuli na ang mga suspect. Ibinigay din niya kay Riley ang isang litrato na kuha nila kasama si Chris at Carly. Dinala si Riley upang makilala ang mga suspect at nakilala niya ang mga ito sa kanilang mga tato sa mukha. Ano man ang resulta sa kasong to, tanggapin mo na lang. Huwag kang magpakatanga. Mamamatay ka lang at walang magbabago. Sa bahay, habang inaayos ni Riley ang mga gamit ni Chris at Carly, pinuntahan siya ng isang abogadong nagngangalang Attorney Henderson, na nagtangkang suhulan siya upang bawiin ang kanyang testimonya laban sa mga kriminal na kanyang mga kliyente. Napansin din nito ang mga antipsychotic na mga gamot na iniinom ni Riley, kaya sinabihan siya nito na ang kanyang testimonya ay mga imahinasyon niya lamang. Baka nagkakamali ka lang. Malabo na yung memorya mo. Sinasabi ko lang, baka yung sinabi mo nakita mo, iba sa totoo nangyari.
kaya nagalit si Riley at pinalayas ang kamoteng abogado. Dinala si Riley upang tumstigo laban sa mga gang, ngunit nagawa ni Henderson na gamitin ang mga nakita niyang mga anti-psychotic na gamot laban sa kanya. Sinabi niyang malabo ang kanyang memorya at nagkakaroon ng mga hallucination lamang, kaya nagpa siya si Judge James Stevens na hindi paboran si Riley at pinayagang maabswelto ang mga killer. Nagalit si Riley sa desisyon ng judge, kaya sinugod niya at sinubukang atakihin ang mga kriminal, ngunit hindi pa man nakakalapit sa mga ito. Agad siyang binaril ng taser ng mga pulis na nakabantay kaya napatumba siya sa sakit habang pinapanood ng mga kriminal at tinatawanan siya. Nagdesisyon ng judge na dalhin si Riley sa psychiatric ward kaya sumama si Carmichael sa kanya sa ambulansya. Nang marinig ni Riley na ikukulong siya sa isang mental hospital, kinuha niya ang isang oxygen tank at pinukpok sa ulo ni Carmichael at saka tumakas. Sa kasalukuyan, makikita si Carmichael at ang kanyang partner na si Moises Beltran habang iniimbestigahan ang natagpuan nilang mga bangkay ng tatlong killer na nakasabit sa isang Ferris wheel. Sa kabilang eksena naman, makikita si Riley sa bahay ni Judge Stevens kung saan itinali niya ito matapos bugbugin at ipako ang kanyang mga kamay sa mesa. Tinanong niya ang judge kung naaalala ba siya nito bago siya umalis. Sinabi niya na siya na ang magbibigay ng hustisya sa ipinag-gate nito sa kanya. Pagkatapos, sumakay si Riley sa bus at tinawagan ang isang telepono'ng nag-trigger sa isang bombang sumabog na nakakabit kay Stevens. Sa bus, nakilala ni Riley ang isang batang lalaki at binigyan siya ng laruan na kanyang nakuha mula sa bahay ni Stevens. Napansin niyang lasing ang ama ng bata at pagkababa nila ng bus, pumasok ang lalaki sa isang tindahan ng alak habang ang kanyang anak ay naghihintay sa labas. Sinundan ni Riley ang lalaki at pinalo sa ulo gamit ang baril at inutusan siyang huwag ng uminom at maging mabuting ama. Kung hindi ay babalikan niya ito. Pagkatapos, kinuha niya ang ID ng lalaki at tinandaan niya ang pangalan nito at ang kanyang address. 1214, hindi kita makakalimutan, Brian. Ayos na tayo? Bago umalis, sinabihan niya ang clerk na huwag nang bebentahan ng alak ang lalaki kung hindi ay papasabugin niya ang ulo nito. At saka binigyan siya ng pera kapalit ng kanyang kotse. Sina Carmichael at Beltran ay nakipagkita kay Detective Inman habang nag-iimbestiga. Pinaghihinalahan nila na si Riley ang nasa likod ng mga magkakasunod na patayan na nangyari. Sinabi ni Detective Inman na ngayong araw ang 5 taon mula nang napatay si Chris at Carly. Sinabi din niya matapos ang paglilitis, ninakawan ni Riley ang bangkong pinagtatrabahuhan niya at nagnakaw din siya ng mga baril mula sa isang bodega bago siya umalis sa lugar. Nakatanggap din si Carmichael ng tawag sa telepono na nagsasabi sa pagkamatay ni Steven at ni Henderson na natagpuan sa kanyang pool. Ito ay nagpatunay para sa kanila na may kinalaman si Riley. Yung DA at abogado sa hearing 5 years ago? Ano? Nakita ang bangkay ni Goldman sa swimming pool nila. May nangyari raw na pagsabog sa bahay niya. Nagkapinapiraso na ngayon ang katawan niya. Nag-drive si Riley papunta sa isang tindahan ng Mexican tacos at pinatay ang 2 lalaki sa labas bago pumasok. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng tauhan ni Garcia at ni Riley. Isa-isa niya itong pinagpapatay hanggang sa maubos niya ang mga kriminal at matira na lamang ang isang lalaki na nagngangalang Marvin. Hinayaan niyang mabuhay ito upang sabihin ito kay Garcia ang ginawa niya at inutusan niya ito na sunugin ang lahat ng perang kinita nila na nasa tindahan. Pagkatapos, mabilis na pumunta si Marvin sa hideout ni Garcia upang i-report ang nangyaring pagsugod ni Riley sa kanilang hideout. Sinabi din niya na inutusan din siya na sunugin ang lahat ng pera. Sa galit ni Garcia, pinatay niya si Marvin at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na akitin si Riley upang pumunta siya sa kanilang bodega. Nang pumunta si Riley sa bodega, napansin niyang walang mga kalaban at nakita niya din ang mga patibong na bomba, kaya nagtago siya sa isang butas. At nang pinasabog na ng mga tauhan ni Garcia ang buong gusali, inakala ng mga tauhan ni Garcia na napatay na nila si Riley. Lumabas si Riley mula sa isang imbornal, at nang agaw ng sasakyan mula sa isang tao upang masundan ang mga tauhan ni Garcia, nang maabutan niya ang mga ito, agad niya silang pinatay at pagkatapos ay minaneho niya ang gamit nilang sasakyan patungo sa bahay ni Garcia. Sa bahay ni Garcia, sinalubong siya ng mga gwardiya sa labas ngunit akala nila ay mga kasamahan nila ang nakasakay. Pagkatapos,
isa-isa silang pinagpapatay ni Riley. Nakuha niyang maubos ang karamihan sa mga lalaki doon bago niya hinarap si Garcia. Nagkaroon ng standout sa pagitan ni Riley at Garcia hanggang sa huli ay nakalamang si Riley sa labanan. Itinutok ni Riley ang baril sa leader ng gang, ngunit bago niya makalabit ang getilyo ng kanyang baril, pumasok ang anak na babae ni Garcia na kasing edad ni Carly nang siya ay namatay. Nawala sa focus si Riley kaya nakuhang masaksak siya ni Garcia sa tagiliran at saka tumakas kasama ang kanyang anak na babae at mga tauhan. Dahil sugatan, nagpunta si Riley sa bahay ni Peg upang gamutin ang kanyang sugat. Kumatok siya sa pinto at nang buksan ito ni Peg, sinuntok niya ito sa mukha. Pagkatapos ay tinali niya ito. Nagmamakaawa ito para sa kanyang buhay at sinabi niya na iniwan siya ng kanyang asawa para sa ibang babae. Bago umalis, sinabihan siya ni Riley na susunugin na ang kanyang bahay at kasama siyang masusunog. Kaya takot na takot si Peg na nagmamakaawa, ngunit nagbibiro lamang si Riley upang matakot si Peg. Samantala, nagpunta si Agent Inman sa lugar kung saan nagtatago si Riley upang ipagpatuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Dahil nalaman niya sa datos na ang lugar na ito ay nabawasan ang naitalang kriminalidad sa loob ng 2 buwan. Hinihinala niya na dito nagtatago si Riley kaya nang magtanong-tanong siya sa mga nakatira dito, sinabi nilang wala nang nanggugulo sa kanila dahil dumating na ang kanilang anghel. Hindi ba delikado ang mga bata rito sa gabi? Ngayon hindi na. Bakit hindi na? Kasi may anghel na kami ngayon. At doon natuklasan niya ang isang van na tinutuluyan ni Riley at nang buksan niya ito, nakita niya ang mga gamit at mga armas na ginagamit ni Riley sa pakikipaglaban. Kaya agad niyang tinawagan si Carmichael para sabihin ang mga natuklasan niya. Agad pumunta si Detective Carmichael sa lugar upang tignan ang sitwasyon. Nang sabihin ni Inman ang hinala niya na may kasabwat si Garcia sa kapulisan na nagbibigay ng impormasyon sa kanya, inamin ni Carmichael na siya ang tinutukoy niya, pagkatapos ay binaril niya agad ito. Sa kaparehong oras, si Riley ay nagpapahinga sa itaas ng isang building dahil sa kanyang natamong sugat. Pagkatapos, tinawagan ni Carmichael si Garcia upang pumunta sa lugar. Inutusan ni Garcia ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Riley sa lugar, at nang malapit ng mahuli ng tauhan ni Garcia si Riley, nagising si Riley at pinatay niya ang kalaban. Sa hindi kalayuan, nakita ni Riley ang katawan ni Inman kaya agad niyang kinuha ang telepono nito upang gumawa ng live na video sa Facebook habang magkakasama sina Garcia, Detective Carmichael at ang kanyang mga tauhan. Kinuha na niya ng video ang mga ito at inilarawan ni Riley si Carmichael at Garcia bilang mga scumbags at inimbitahan ang mga pulis at media sa lugar. Tinawag ni Garcia si Riley gamit ang walkie-talkie at inutusan siyang lumabas o papatayin niya ang isang batang babae mula sa kapitbahayan. Sumuko si Riley at lumapit kay Garcia, na sinimulang bugbugin si Riley bago dumating ang mga pulis. Inakala ni Garcia na si Carmichael ang nag-setup sa kanya sa mga pulis, kaya't binaril niya agad ito at pinatay. Naaresto lahat ng mga tauhan ni Garcia habang siya naman ay sinubukan tumakas, ngunit naabutan siya ni Riley na may hawak na baril. Nakiusap si Beltran kay Riley na huwag barilin si Garcia, ngunit inasar siya ni Garcia na mas matagal siyang makukulong kaysa sa kanya. Baliw akong babae ka! Mas magtatagal ka sa kulungan kaysa sa akin! Kaya sinabi ni Riley kay Garcia na hindi na ito makukulong at saka binaril niya ito sa ulo. Hindi tayo makukulong kahit kailan. Pagkatapos ay pinaputukan siya ng mga pulis, ngunit nakatakas si Riley. Sinabi ni Beltran na alam niya kung saan siya pupunta. Natagpuan ng mga pulis si Riley sa sementeryo sa puntod ni na Chris at Carly, kung saan makikita siyang umiiyak habang lumalapit si Beltran sa kanya. Pakiramdam ni Riley ay handa na siyang mamatay doon, ngunit iba ang sinabi ni Beltran. Paglipas ng ilang araw, nasa ospital si Riley at may mga balita sa TV at social media kung paano siya kinikilala at nakikita ng mga sibilyan bilang isang uri ng magiting na vigilante, ngunit sinasabi ng mga pulis na kailangan niyang managot sa kanyang mga krimen dahil inilagay niya ang batas sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, makikita na binisita ni Beltran si Riley sa ospital. Pumasok si Beltran sa kwarto ni Riley at kinumusta niya ito. Sinasabi niyang hanga siya sa mga nagawa nito, pagkatapos ay sinabi niya ang mga kasong isinampa sa kanya ng mga pulis. Ngunit bago umalis, inilagay niya ang isang susi sa kamay ni Riley, nangangahulugang pinapayagan siyang alisin ang kanyang mga posas at tumakas muli.
Mga castig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!